Ako nga pala si Gal June at ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng name standee with pen holder. Tulad nito na pwede natin pagkakitaan. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para sa susunod pang mga DIY videos. Ang una mong gagawin ay gumawa ka ng layout ng pangalan at i-transfer sa MDF board. Pwede mong i-drawing o gamitan ng film carbon para hindi ka mahirapan sa pag-transfer sa design. Pagkatapos ma-layout ay i-cut ito sa scroll saw o sa CNC machine. Pwede ring gamitin ang cutting saw para sa mano-mano na pagputol or pwede ring gumamit ng jigsaw sa pag-cut ng MDF board. Sa paggawa ng base ay magsukat ka lang ng 2 inches na lapad para hindi matumba. Iwasan gumamit ng maliliit na font sa mga names para hindi madaling maputol. Pagkatapos ay gumawa tayo ng pen holder. Tayo ay gumamit ng kahoy bilang materyales sa paggawa ng pen holder. Tinisi natin ito gamit ang 120 grit na liha para mawala ang gaspang ng kahoy. Pagkatapos ay i-wood glue natin ito para makabuo tayo ng pen holder. I-clamp natin o lagyan ng tape para hindi gumalaw hanggang matuyo. At ito na ang ating name standee na nalinas natin. Mag-apply tayo ng primer bago natin ito pinturahan. Mas mainam na gumamit tayo ng mga water-based primer para walang amoy at madaling matuyo. Gumamit lang tayo ng mga artist brushes sa pag-apply para maabot ng primer ang mga sulok ng project. O pwede rin gumamit ng airbrush spray para mas madali at nakakasave ng oras. Importanteng mag-apply ng primer para hindi siksikan ng board ang pintura lalo ng yung mga edges nito. Iwasang mag-primer kapag umuulan o walang init dahil minsan sa tagal matuyo ay sinisip-sip ng board ang primer at kumakapal ito at hindi na magandang tingnan. Pagkatapos mo mag-apply ng primer ay patuyuan ito ng isang oras o higit pa dipindi sa klima. Tingnan mo lang kung kaya ng lihain na hindi natutuklap. Pagkatapos matuyo ay lihain ito ng 240 grit na liha. Tanggalin nyo lamang ang gaspang ng primer lalo na yung mga bubbles na natuyo pero huwag nyong idiin ng tulo para hindi makiskis ang primer at matanggal. At ngayon ay magpintura na tayo ayon sa nais na kulay na gusto ng customer. Gumamit tayo ng hair brushes na malambot para maiwasan ang mga brush strokes pag natuyo. Tulad ng camel hair brush at horse hair brush na pwede nating bilhin online. Tungkol sa color na gusto ng customer ay mas mabuti na humingi ka ng sample picture ng specific na kulay dahil maraming shades ito lalo na kung i-base mo ito sa Google. At kung ang customers ay hindi makapag-decide ng kulay ay pwede tayong mag-suggest sa kanila ng mga color combination base sa gender, event at character ng customers. Pagkatapos magpintura ay patuyuin natin ito. Pagkatuyo ay lihain natin ng 400 grit na liha para matanggal ang mga natuyong bubbles ng pintura. Magaan lang ang kamay sa pagliha para hindi makiskis ang pintura.
Mag-apply tayo ulit ng pintura 2-3 patong nito at lihain din ito in between coats ng 400 grit na liha. May mga kulay ng pintura na manipis ang mga texture nito na nangangailangan ng maraming coats bagong ma-achieve ang tamang kapal nito. Pagkatuyo ng ating pintura ay ikakabit na natin ang ating pen holder at ang pangalan gamit ang glue at patuyuin ito. Pagkatapos matuyo ang glue ay i-screw na natin ito para hindi matuklap at matibay ang ating gawa. At ito na ang ating finished product ng customized Name Standee with pen holder na best pang regalo sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Pagkatapos ay i-update natin si customer at balutin na natin gamit ang stretch film o anumang pangbalot. Kung nagustuhan nyo o nakatulong sa inyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa susunod pang mga DIY projects na pwede nating pagkakitaan. Maraming salamat!